Kaindago to everyone. Ngayon po ay magluluto naman, hindi naman puro pagpapatawa ang gagawin ni Inday Waray. So, ilalagay ko po lahat ang aking mga ingredients na kakailanganin sa ating potato, chicken, and bread tortilla pata. So, sana magustuhan nyo at magustuhan din ng amo nyo as well. And then, panoorin nyo po ng buo para po malaman ninyo kung paano yung pag-prepare ko ng aking lulutuin. So, iprito lang natin ang patatas. Then, yung bread tortilla ko is kailangan lang natin ni air fryer. Ayan. Check nyo lang po para hindi masunog. Then, iprito na din natin yung breast chicken. Then, ayan, i-prepare na din yung pinaka-sauce niya. So, ayan, yung tahin, nakalagay na yun sa screen. And then, yogurt, 5 yung nagamit ko, 5 cups, ganyan. Then, naglagay ako ng 2 spoon na lemon juice. And then, mix mo lang, naglagay din ako ng pinch of salt. So, ayan na po, mga naprito ko na po yan. Ayan, yung potato, tapos yung ano, naluto na din, yung tortilla, yung chicken breast, yung sauce. So, ilalagay na po natin yan sa Pyrex, sa glass na lalagyan or kahit na anong. So, ito na guys kung paano ang pagkakasunod-sunod ng aking pagpiplating. So, patatas po muna. Ayan. I-platin mo lang siya dyan sa lalagyan na yan. Ayan. Pantay lang. Tapos pwede po kayo dyan after nyo maglagay ng patatas, pwede din kayo maglagay ng more na paprika powder. Sprinkle nyo lang ng kamay. Siyempre, naghugas po ako ng kamay pag nagpiprepare. Kasi nahihirapan ako pag may kutsara ko. So, ayan. Kailangan po talaga natin maghugas para malinis. Then, naglagay din ako muna ng konting yogurt na mix na sauce. Ayan. Pakonti-konti lang kasi yung pinakatap niyan ang marami akong nilalagay. Then, nilagay ko na po yung naprito na din na breast chicken na hindi na kailangan i-marinate. Basta kung kailan mo lang lutuin, saka mo lang siya titimplahan. So, ganun lang. No need na i-marinate. Pang mabilisan, kumbaga. Ayan. Tapos, nilagyan ko din ng sauce ulit ng yogurt na mix. Ayan. Pakonti-konti lang. Para lang hanggang ano siya, ilalim, may naka-mix na yogurt sauce. And then, sinunod ko na paglalagay yung tortilla bread. Ayan, crispy yan kayo, masarap. Kaya kahit di kayo maglagay ng masyado asin, malasa yan kasi yung tortilla is malasa na siya. Yung chicken may timpla na. So, no need talaga ng salt actually. So, ayan. Pantay-pantay nyo lang po ng lagay para po pantay-pantay siya. And then, nilagyan ko po siya ng za'atar powder. Ayan, za'atar. Sprinkles lang din po ng aking kamay para mas madali. Ayan. Konti lang po, hindi masyadong marami. So, sakto lang yun. Kasi yung za'atar powder is masarap yan. Then, nilagay ko na po yung mix na yogurt sauce. So, ayan, ilagay ko na yan lahat. Spread mo lang yan sa top
para pantay-pantay siya. Ayan, spread-spread lang. Ayan, ikalat mo lang. Para pantay, maganda tingnan ang plating. So, ayan guys, no, malapit na akong matapos. Sana magustuhan ng amo nyo, magustuhan nyo. Pero I'm sure magugustuhan nila yan kasi yung amo ko nagustuhan yan. Yan nga pa lang. Ayan, nilagyan ko na ng ulit ng zaatar powder. Again, sprinkle lang ng kating mga kamay. Sprinkle, sprinkle lang. Pakonti-konti lang. Pang-arty-arty lang. Pero may lasa din talaga siya. Isa din yan sa nagpapalasa ng ating fatta. Naging favorite na yan ng amo ko. Ayan nga pala yung aking eksperimento lang. And then, naglagay na ako ng chili powder. Konti lang. Kasi hindi ako naglalagay dun sa mga naprito ko at pati na din dun sa chicken. Hindi ako naglagay. Paprika lang. So, sa top, saka ako naglalagay ng chili powder. At syempre, para maganda po ang ating plating, lagyan po natin ng arty-arty ba? Ayan. Lagyan ko ng bread tortilla sa top. Ayan. Nagtira ako ng panglagay dyan para sa top. Para naman nakakatakam tignan yung ating luto. Ah, diba? Ganyan po talaga ako magtrabaho. May party-arty minsan. Minsan wala. Pero pag mga ganyan, need talaga yan may dekorasyon kumbaga sa top niya para yung plating is maganda tingnan pag hinain mo sa amo mo. At yan nga pala ay request ng amo ko. Amo kong lalaki. O diba? Yung eksperimento ni Inday na gustuhan. Ganyan po talaga ako. Minsan nag-eksperimento ako ng aking lutuin. Marami na din ako na eksperimento na talagang nagustuhan talaga nila at pinapaluto ng pinapaluto pa ulit-ulit. Ganyan po talaga ang aking mga amo. Tsaka ang pinaka the best dyan yung amo ko mahilig talaga mag-appreciate ng aking mga lutuin. Charan! Ayan na po siya guys. Si looks delicious na. Looks yummy kumbaga. Ayan lang ang arte-arte. Medyo maganda na tignan. So, nakakatakam diba? So, sana nagustuhan nyo po ang aking shinare na luto ngayon. And thank you for watching.